lalayo para sa pangarap. Titiisin ang lungkot, pagod at hirap. Pipiliing mag-alaga ng anak ng iba para sa kinabukasan ng pamilya. Makikipagsapalaran kahit hindi tiyak ang kapalaran. Pipiliting lumayo kahit labag sa kalooban. Kahit alam mong distansya'y mahirap kalaban. Nakaramihan hindi ito nakakayanan, kaya pamilya'y nawawasak ng tuluyan. Magkahalong lungkot at saya, dahil sa wakas, mga pangarap mo'y matutupad na. Pero nandyan din ang takot at pangamba, na baka hindi makayanan ang pangungulila ng bawat isa. At mga katanungang, buo pa kaya o may uuwian pa kaya akong pamilya pagkatapos ng aking kontrata? Umalis kang dala ang salitang aahon sa hirap. Marami mang luha ang papatak, tuloy pa rin para sa pangarap. Lahat gagawin at titiisin para sa pamilya. Masakit man sa kalooban na hindi masubaybayan ang paglaki ng mga anak. Hindi makapunta sa closing at graduation. Laging wala sa kanilang kaarawan. Hindi kasama magpasko at sasalubong ng bagong taon. Maraming anak ang hindi maintindihan kung bakit kailangan mo silang iwanan. Na ang tanging gusto mo lang naman na iahon sila sa kahirapan at maibigay ang kanilang pangangailangan. Ang hindi nila alam, ang sakit-sakit bilang magulang na wala ka man lang mabuong mga alaala na kapiling sila dahil mas pinili mong lumayo para sa kanilang kinabukasan. Minsan, sa sobrang pangungulil at kalungkutan, nakakagawa ng mga bagay na ikawawasak ng binuong tahanan. Ang pamilyang pinagkukunan mo ng lakas ay siya rin magpapahina sa'yo ng wagas. At ang pinakamasakit na katotohanan ay ang hindi mo namamalayan sa paglayo mo, unti-unti rin lumalayo ang loob ng mga anak mo o pamilya mo sa'yo. Ang paglayo mo ang siya rin dahilan na ikakasira at ikakawasak ng pamilyang binuo mo. Ang pamilyang dahilan kung bakit ka nagsasakripisyo. Kaya kung OFW ka, nagiging pusong bato ka. Dahil kailangan mong tiisin lahat para sa iyong pamilya.